Hello everyone! Kung love mo at nagko-collect ka rin ng mga plants, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel, Ana Duran. And for today's video, narito ang aking photos, Cebu Blue. Mahaba na siya, kaya ipopropagate ko na siya ngayon. So, mahaba-haba na at nagbabay na siya. Lush na rin siya dito sa gitna. Ito ang aking Cebu Blue Potus. So, ang plants na ito, kaya tinawag na Cebu Blue Potus, ay galing siya sa province dito sa Philippines na Cebu. So, kaya siya naging Cebu Blue Potus. So, ayan siya. Ang color niya ay silvery blue. Heart shape siya, pero pa-oval. Yan o, pahaba. At yung kanyang leaves ay may mga lining. Yan o, at ang ganda ng pattern ng kanyang leaves. Ito ay humahaba or nagbabine ng 10 feet, pero yung leaves niya humahaba lang ng 4 inches. Good ito or maganda ito sa beginners, itong mga potus, kasi napakadali lang nila alagaan. So ngayon, ipopropagate ko sila kasi mahaba na sila. Pero ang gagamitin ko ay soil lang. Pwede rin naman sila sa water propagation. Kasi nag-water propagation na ako dun sa aking silver satin. So gusto ko naman na i-ano siya, i-soil propagate naman siya ngayon. Pero mabilis lang naman siya magkaugat or palakihin or paramihin itong Cebu Blue Potus kahit sa soil yung gamit nyo. Kagaya nito, nag-lash siya ng ganito kasi hindi ko nga siya nilalagyan ng pole. Ang ginagawa ko, kinakat ko siya and then tinutusok ko. Pag may makikita pa akong space dito na pwede pang tusukan, doon ko siya nilalagay. Ito ngayon, ayan o, marami na naman. Hindi ko siya mailagay sa pole o hindi ko siya malagyan ng pole kasi nandito lang siya. Kapag nilagyan ko siya ng pole, babangga siya dito sa plant rack ko. Kaya ang ginagawa ko, lush type or bushy type yung ginagawa ko sa aking mga photo. So kinakat ko and then tinutusok ko. Gusto ko munang mag-update sa aking peperomia metallica kasi nagtanong si Kisaya Custodio kung ano na yung update ko sa aking metallica. So ito yung metallica ko na kinat ko. So nandito na sila lahat. Okay naman, hindi ko ginagalaw, hindi ko pa tinitingnan kasi ayoko ma-distort, baka pag tinanggal ko sila, yung mga tinuso ko dito ay baka nag-start na silang mag-roots and then nagalaw ko. So okay naman kasi hindi naman sila lanta, ayan o, alive naman, ayan, hindi naman sila malungkot, medyo okay naman, kaya hindi ko na lang sila ginagalaw. At yung lipropa ko, dahil first time ko, waiting pa rin. Ito yung update, ayan o, wala pa rin pagbabago. Siguro matagal mag-roots or hindi ganito yung propagation ng metallica pag lipropagation. Pero kapag nag-fail, try lang ng try hanggang sa mag-succeed. Pero ayan pa rin o, ang tagal, hindi pa rin siya nagbabago. Basta dinidiligan ko siya and then nandito na siya sa medyo maliwanag. Mabilis siya mag-dry. So yan ang aking update sa aking peperomia metallica. So ngayon naman ay magpo-propagate na ako. So ang gamit kong soil sa kanila, vermicast at kokopit and then rice hull at garden soil ng Benguet, compost siya. Isa yung soil sa reason kung bakit naglalash at mabilis lumago, kailangan may tamang potting mix ang gamit nyo sa mga potus para mabilis silang dumami, pagkatapos tubuan ng mga panibagong leaves at saka magbind sila. Ito, nabili ko lang itong aking
Cebu Blue Potus ng 150 at naalala ko 5 or 6 leaves lang sila. So eto na, madami na sila. Ayan nga oh, hindi ko na nga alam kung saan ko na naman sila itutusok kasi padami na sila. Pag the more na mag-cut ng mag-cut, cut and tusok, mas nagiging ano sila, mas nagiging mabilis silang magtubuan ng mga panibagong leaves. So eto ngayon, magka-cut ako dahil gusto kong maglagay ng panibagong Cebu Blue Potus sa other pot. So ito yung pot na gagamitin ko at ito na yung soil, nilagay ko na sila dito. So dadamihan ko kasi maglalagay ako nito sa baba ng potus, ng blue na ito, Cebu Blue na ito. Dahil meron na ako dun sa baba namin, silver satin, tsaka neon, marble, meron na rin. So, ito lang ang wala. Kaya, dadamihan ko siya. Yung mga magbabine, ito yung kakat ko. So, ayan. So, medyo madami-dami. Kasi maraming mga ano, mga sumilip na. O, ayan, mga sumilip. Umaga, mga ito na, mga nag-vine na. So, ditong side, ayan no, madami dito. Ito rin, cut natin sa may aerial roots. Ayan no. Usually yung mga potus naman eh, hindi sila nawawala ng aerial roots. Kapag nag-vine na sila, sigurado may mga aerial roots na sila. Yung chances na mabuhay sila is 100% na kasi may aerial roots na sila. So parang mag-aano ka na lang, magpapanibagong roots ka na lang kapag naibaon mo na sila sa new soil. Ayan. So tatanggalin ko yung mga nag-vine. Iwan ko lang yung mga nandito sa taas. Pag medyo madami, maglalagay din ako dito. Magtutusok pa rin ako dito. Ayan. Kasi dito, gumagapang sila itong mga potus na to. So, hindi ko sila hinahayaan na mag-vine dahil nga, umakyat sila dito sa ano, sa plant trap ko. Eh, natatabunan o kaya, naanuan nila, para natatakpan nila ito o, oh, yung mga succulent ko dito. Kaya, pinuputol ko na agad sila pag nagbabine sila. So, ito pa. So, madami yung aking natanggal ngayon. Ito pa. Ayan. So, ganyan lang ang aking tinira. Ayan. Pero, maano pa rin naman siya. O, yan. O. Madami pa rin naman siya. Malago pa rin siya. O. Kasi nga, marami na ako ritong natusok, na cut and tusok. So, kapag meron pang sobra dito, kasi medyo madami-dami siya, at meron pa akong nakikitang space, ayun no, meron pa dito, so maglalagay pa ako. So, ito yung mga nakuha ko, agsasamahin ko sila, gagawin ko silang lash. Ganun lang magpa-lash ng ano, ng potus. Kung gusto nyo, hindi sila nakabine, so ganyan lang ang gagawin nyo. Etong Cebu Blue Potus na ito, ano lang siya, naka-filtered lang siya sa akin. O, dito lang siya sa ilalim ng succulent ko. So, okay lang sila yung mga ano, potus, pwede sila sa filtered sun lang. So, ayan na siya. Ito na yung isa. So, next naman, itong unang pot na ito, ilalagay ko lang siya dito sa taas. At yung isa na ito, ay dun ko siya sa baba ilalagay. Gusto kong batiin ng belated happy birthday si Jam Cares at si Matthew Ramos noong last October. Happy birthday sa inyong dalawa! So, malapit na ako matapos. Yung iba, maliliit na, so hindi na natin isasama. Ito na lang siguro yung mga pwede pa. Yan. So may mga mahaba, isasama ko na rin siya. Yung maliliit siguro, dito ko na siya ilalagay sa ano, sa old niya or sa original pot niya. Kasi sobra nang maliliit.
So, pag dito ko siya nilagay sa old na pot niya, mas ano siya, mas mabilis or mas okay siya dito. So, lalagay ko lang siya dito. Yun na. So, last na lang ito. So, pag ganito, pag sobrang dry yung ano niya, soil niya, pwede nang diligan. Pero kung ano naman, kung mamasa-masa yung kanyang soil, pwedeng kinabukasan na siya diligan. Okay na, ito na silang dalawa. So, meron na uli akong dalawang pot na lush. Ang cute. So, pag ganito, huwag muna natin sila ilagay sa arawan, sa shaded area muna kasi malalanta sila. So, ganito lang kadali gumawa ng lush na Cebu Blue. Cut and tusok lang. Ganito lang yung propagation nila. Kung gusto ninyong madami sila at look sila na lush. Ayan. So, ito yung old nila. Medyo madami pa rin. Ayan. Pag dumami uli siya, mag-vine uli siya, ipopol ko na siya, pero hindi masyadong mataas. Yung tama lang. Yung hindi tatama dito sa succulent na plant rack ko. So, sana nakakuha kayo ng tip sa aking propagation. Ayan. So, gusto ko muna mag-shout out kay Kuya Abay ng mga Kabay Official. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye!